pinagpapala ang negosyo, napopromote ang ating mga trabaho, sa ating mga trabaho. Kung di po napatawad yung ating mga kasalanan, walang kabuluhan yung ating paglilingkod. Amen? Amen! But I'm so glad He took my sins away. Walang marami na po na. Glory to Jesus. Praise the name of God. In the book of James chapter 4, verses 6 to 10. Santiago 4:6 hanggang 10. At nasabi po ng banal na kasulatan, but He gives greater grace. Therefore He says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Draw near to God, and he will draw near to you. Cleanse your hands, sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Be miserable, and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord, and he will exalt you. Pagpalain sa ating pagkabasa, tayo makababalik sa ating mga upuan. Hallelujah! Praise God! Sa apat na talatang binasa natin, ang emphasis po na ibinigay is humble yourselves. Na tayo po ay magpakumbaba. Amen? Ibaba natin ang ating mga sarili. Ang pinakamalaking deception, mga kapatid, hallelujah, sa mga taong nag-iisip na sila'y magtatagumpay, whether it be because of their resources, or because of their strength, or because of their influence, is being high-minded. You say, man? Yung pagiging mapagmataas. Sila naman nag-iisip, well, maybe not in the world for a while, but definitely in the kingdom of God. The moment, mga kapatid, naisipin natin ang ating pananagumpay ay dahilan sa atin. The moment na tayo po'y matukso na ating mga achievement ay para sa atin, mga kapatid. Slowly but surely, mga kapatid, babawiin ng Diyos ang tagumpay sa atin. Hallelujah. Can you say amen? Amen? But let me tell you this. Hallelujah na kagulangan tayo maligtas ang ating kaaway at ang kanyang mga cohorts ay wala nang ginawa kundi bantayan po tayo. I wish I can be like a Baptist to give you an assurance that once we are saved, we are forever saved. But that's not what the Bible teaches. Amen? Amen? Sabi po ng 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walking about seeking whom he may devour. Tayo po yung maging mapagbantay. Sabi niya, mga kapatid, huwag tayong palasing o huwag tayong maging lasing. Hindi po sa alak yan. Alam po niyo, mga kapatid, lahat ng magandang bagay, lahat ng masarap, nakakalasing. Well, especially, mga kapatid, the grace of God. Do you realize that? Maraming mga tao na umpisa ng tama, pero bandang huli naging, hallelujah, mali, sapagkat sila po ay nalasing. Amen? They ended serving the creation more than the Creator. Amen. They ended, hallelujah, that their motivation is not the giver of the blessing, but the blessings. Malayo po tayo sa ganitong mga bagay. Kaya sabi mga kapatid, be sober. Be vigilant. Maging tayo po ay maging tagapagbantay. Hallelujah. But let me remind you, kung tutuusin, secured naman tayo. Thank you, Lord. Wala talagang pwedeng kumagaw. Amen. Sa ating kaligtasan. Salamat. Wala talaga. Nobody. Thank you, Jesus. Amen. Nobody, nothing, no situation na pwede mag-snatch, mga kapatid, ng ating kalalagayan. Tingnan niyo yung assurance ng Lord, Matthew 16:18, and I say unto you, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. We are part of the church. Thank you, Lord. Amen? Sabi ng Acts 2:47, and the Lord added
the church daily, such as should be saved. At kung tayo po ay tumagal sa Panginoon, tayo po ay nagdagdag sa iglesia. Kasalo po tayo sa pinangakuan ng Panginoon. The gates of hell shall not prevail against him. Thank you, Lord. And dito po sa Romans chapter 8, verse 37 to 39, hallelujah, sabi rin ko ni Pablo, name in all these things, we are more than conquerors through him that loved us. Dinutukoy niyo mga kapatid yung mga pagsubok ay dumadaan sa ating buhay. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, not height, not depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus. Thank you, Lord. Tapos yung mga pangako ng Diyos, I will never leave you, nor forsake you. Can you say amen? If you pass through the waters, you will not be drowned. If you pass through the fires, you will not be burned. Nothing and nobody. Praise God. Pero pwede po tayong tumigil sa pagdiligtas. Amen? Sabi ni Pablo, examine yourselves if you are still in the faith. Why the word? So, nobody. Talaga ba talaga titigil sa pagdiligtas? Nabatino ang pag-iisip. Naintindihan mo yung tinanggap ko, titigil ka. No! Pero may mga tao na hindi tumitigil sa kanyang pag-iisip. Pero sa mata ng Diyos, hindi na siya tunay na mananampalataya. Tulungan tayo ng Panginoon. Glory to God. I am developing a message. In due time, ay marating niyo po ito mga kapatid. Hallelujah. That summarizes the destruction of a soul. Ang sabi doon sa format na ginagawa ko, deception will lead to rebellion. Deception is the product of self-centeredness. Self-centeredness comes from carnality. And so malaking kinalaman din pala nito pinag-uusapan natin, mga kapatid. Kapag nangyari na tayo po ay na-focus sa ating mga sarili, pag nakalimutan po natin, mga kapatid, yung katotohanan na dapat sana ay doon po tayo nag-umpisa. Let me remind you, wala na tayong pag-asa. The Bible says, we were dead in Christ. So we were dead in our sins. Tayo ay patay dahil sa ating mga kasalanan. If we are not going to do anything, and in the first place, wala naman po tayong pwedeng gawin, we will go to hell. Can you say amen? But God so loved the world. Amen. Amen? Amen? And we heard the message. And we accepted the message. Now we are saved. But Paul, after realizing that, na yung kanyang pagiging pariseo, yung kanyang pagiging religious ay hindi sapat para siya maligtas, ang sabi niya, I am crucified with Christ. The life that I now live is not mine anymore. Amen. But the life of Him who died for me on the cross of Calvary. Oh, kapatid, let that be our guiding thought in serving God. Alam niyo mga kapatid, kapag na-realize mo yan at yan na po yung nananalaytay sa iyong kaisipan, hindi ka na madikiso. Thank you, Lord. Amen. Wala nang taong pwedeng, hallelujah, magpaalis sa Diyos sa paglilingkod sa Diyos. Thank you, Lord. Wala nang pangyayari, mga kapatid, sa buhay mo na po pwedeng magpalalig sa iyong pananampalataya. Hallelujah. Okay? Hallelujah. Kahit sampal-sampalin mo yung patay. Di ba? Ay, kinabigilas, patayin na nga yun eh. I am crucified with Christ. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. So, using this verse as from glory to God, James chapter 4, verses 6 to 10. Let's talk about the yung mga payo mga kapatid ni Pablo para pag tayo mahulog mga kapatid doon sa pagkalasing, no? Na imbis na ang Diyos ang ating pinaglilingkuran ay yung sarili natin ang ating napaglilingkuran.
there's a lot of factors. For example, sabi nyo isang nakausap ko, eh, pastor, masisisi mo ba? Eh, meron mga prosperity preachers. Diba? May mga prosperity preachers. Na kaya nabuo yung ganun paniniwala sa tao kasi pinasa ng mga preachers. Kaya nga napakahalaga ng katotohanan. Let us treasure the truth that we have. Amen? Amen. A lot of Christians today, marami silang miyembro sapagkat ang lahat ay umaasa ng magandang buhay. Ito to, alam mo, maganda yung buhay. May pinangako ng Diyos sa atin. John 10:10, I came to give you life and for you to have it more abundantly. Pero kung nalim po yung paningin natin doon, hallelujah, iba po yung ating nasa isip kesa rin sa sinasabi ng Panginoong Jesus Christ. Glory to God. So in verses 6 to 7, hallelujah, you got to take a knee. Kinakailangan mga kapatid, tayo po ay magpakumbaba. Everybody says humility. And John the Baptist, hallelujah, when he recognized Jesus for the first time by the river Jordan. He's been preaching for a while, preparing for the way of the Lord, na hindi pa niya nakita kung sino yung Lord na yun. Nung makita niya sa Jesus, nagkaroon po ng testimony sa kanyang puso, no? Na ito naman yung Messiah. Ang sabi niya, mga kapatid, behold the love of God that taketh away the sins of the world. Can you say amen? And that is a very important pronouncement. But even more important, hallelujah, for him na nakakilala kay Kristo. Lahat na nakakilala kay Kristo, magsabi ng amen. Yeah. Ang sumunod na sinabi ni John the Baptist, he must increase while I must decrease. Palapagan natin ang Panginoon. Glory to God! Until we come into that realization. Bagamat narinig mo ang mabuting balita, you took the whole process. Hindi ka makapagpapatulog. Amen? Verses 6 to 7, but he gives more grace. Therefore, it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Submit yourselves, therefore, to God. Let that be our guiding rule. In everything that we do, we must submit ourselves to God. Can you say amen? Amen. Hallelujah, praise God. When we fight God, we lose. Amen. When we surrender to Him, we win. Amen. Preach it. Oh, this is wondering to the world. Hallelujah, praise God. Yung mga salita na, the way to go up is to go down. But that's true. Praise God. Katulad din yan ng, bakit kayo nag-iisip kung anong yung kakanin, iinumin, darating, saan kayo titira? Ang mga hindi, hindi ko sa'yo mga hindi mananampalataya, ganyan lang din mag-isip. At pagkatapos sinunod niya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah! Magpakumbaba tayo sa Diyos. Hindi niya pababayaan, mga kapatid, yung ating mga pangailangan. Palapakan natin ang Panginoon. Glory to God! Hallelujah! And the more we are gaining testimonies, victories, the more we are, hallelujah, winning souls for Jesus, the more na, hallelujah, hindi lamang tayo nakakapansin, kundi yung mga tao sa paligid natin nakakapansin, mga kapatid, lalo tayong magpapakababa, mga kapatid, sa harap ng Diyos. Glory to God! Yeah. Hallelujah, take a knee, and you will be glad you did. Number two, mga kapatid, hallelujah, in verse 7, the second part of it says, resist the devil, and he will flee from you. Amen? Hallelujah. Resist the devil and he will flee from you. It is given. If you are a child of God, the devil will not stop. Hallelujah. Bothering you. Day in and day out.
Walang oras sa maghapon, mga kapatid, na wala sa edyan. Ano sabi ng isang talata? He is like a roaring lion, 24/7, seeking whom and how he may devour you. Mga kapatid, hallelujah, don't let go of your defense. Can you say amen? And hallelujah, ang sabi dyan, resist the devil and he will flee from you. Hallelujah. By nature, spiritually, mas malakas siya sa atin. Praise God. Pero mga kapatid, with the Lord in us, yung kanyang kalakasan, hindi pwede magtagumpay sa anak ng Diyos. Can you say amen? Glory to God. Hallelujah. So the Bible, we can read a lot of verses that tells us how to do this. Put on the whole armor of God. From head to toe. Huh? Without reading your Bible, can you think of what it is? The helmet stands for? Anybody? Helmet stands for salvation. You must be a convinced believer that you are bound to heaven. Not for a day. Nabibitawan mo yung claim na yun. I am saved. Can you say that? Amen. Not because I'm good, but because He saved my soul. Can you say amen? Take on the helmet of salvation. Put on the breastplate of what? Righteousness. Can you say amen? If you believe from the heart that you are saved, it automatically, hallelujah, follows that to your mind, you are right, you are righteous. Not because you did good works, but the righteousness of God is in you. Amen? Yung katwiran ng Diyos. Oo, mali tayo. Kaya nga tayo nagsisi. At nang tayo po'y nagsisi, mga kapatid, nabura yung ating mga kasalanan, ang nakikita ng Diyos na humahatol sa lahat ng bagay, mga kapatid, ay yung katwiran na ibinigay ni Kristo sa ating mga buhay. Palapakan natin ang Panginoon! Amen! And very important on this part of the message today, the shield of faith. That we may be able to quench all the darts of the enemies. See? Praise God! Yung iba sa atin, eh, parang buksing yun, mga kapatid na magaling. Tanggap lang ang tanggap. No! Shield of faith. Saligin natin, mga kapatid, ng ating pananampalataya ang mga pag-atake, mga kapatid, ng ating kalaban. What comes after the shield? Sword. Ha? O sige, pababayan. Sword of? The Spirit, which is? The Word of God. Ha? So, hindi lang pala tayo, mga kapatid, nag-resist. Umaatake rin tayo, mga kapatid, ng salita ng Diyos. How very important. Hallelujah. I am now struggling with a dear brother na ang aking tansya ay nadisip ng kalaban. He is comparing our church, the way we handle ministry, to a church that he found. Tayo daw, mga kapatid, ay punong-puno ng doktrina, pero kulang daw tayo sa prayer. Totoo ba yun? Kulang tayo sa prayer? Ha? Hindi raw tayo nagpupuno ng manalangin. Ha? Ang sabi ko sa kanya, if you are listening very closely, sa atin ang mensahe, hindi natin binabaliwala ang pananalangin. Amen? Prayer is an integral part of our faith. You say na? Very important. Pero mga kapatid, hindi natin pwedeng paliwalain ang kaalaman. The Bible says, my people are destroyed because of lack of knowledge. Hallelujah. Ang Panginoong Isokristo na magpag-away, mga kapatid, kay Satanas, hindi siya nakipagsuntukan.
Hindi siya nakipag-ispadahan. Hallelujah, nilabanan niya ang diablo, mga kapatid, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At I challenge everyone, mga kapatid, walang mayaman, walang mahirap, walang nakapag-aral o hindi. Sapagkat ang karunungan ng salibutan ay kamangmangan kay Kristo. Ang kamangmangan kay Kristo ay karunungan ng salibutan. If you are a child of God, if you will read your Bible, if you will listen closely to the message behind this pulpit, God will empower you with the sword of the Spirit, which is the Word of God. Nakaka-awes, marami akong namit ng mga kapatiran natin. Praise God, mga simpleng mananampalataya. Pero hindi mo kayang tawaran, mga kapatid, yung kanyang kaalaman sa salita ng Diyos. No? Yun lang nagbautismo sa akin, si Pastor Halbuna, na kinuha ng Lord 2 months ago. I think he was, 92 years old. Now I was baptized by him, 39 years ago. Ay, 2 years old pa lang ako. Yeah? So I think he was, at the time, 51 years old. One thing I cannot forget about that man, kapitbahay namin siya. Ang alam ko lang, hindi pa ako mananampalataya noon, hindi ako sasama sa kanyang iligyan. Okay? Ang alam ko lang, ang trabaho niya, nagsusuliya siya. Hindi po siya yung mga model lang. Alam niyo, hindi po tayo ba yun? Yung mga rattan chairs. Yung pinaparikila dati sa mga party. May suliya. Anyway, yung trabaho niya. Pangalawa, sumasaylan siya pagka October, November, gumagawa siya ng lapida. Pero one time, mga kapatid, nagkaroon siya ng birthday sa akin, palagi niya ako sinishare ng Bible. Hindi ako nakukumbinse sa kanyang ipinapangaral sa akin sapagkat sarado isip ko. Katoliko ako, hindi na mababago. Pero na-amaze ako. Wala pang ganitong Bible. At yung kanyang Bible, mga kapatid, 5 times, maybe more, na mas makapal kaysa dito, at mas malapad kaysa dito, pagkatapos, hallelujah, sinishare mo sa akin yung Word of God. Pag binuksan niya gawin, mga kapatid, nandun po yung sinasabi niya. I cannot say a word. So pagkat, in my spirit, totoo yung sinasabi niya, I cannot contest. Okay, you know what? Nag-pay off yun. Alam niyo, 2 years later, siya po yung bautismo doon sa church. No? At sa isang crusade, pagkatapos ng 2 weeks, nightly crusade, didala po yung mga nabautismo, yung mga tumanggap doon sa likod ng cultural center of the Philippines. No? Kung kami binautismo. At pangwalo ko, ako yung pinakahuli, walo kami binautismo. Nung nakaluhod na ako, sabi niya, oh, anak, sandali, dibiretso ko muna. Nakita niyo ako, sabi niya, ikaw. And I believe partly, kaya ako tumanggap sa Lord because of the sword of the Spirit that He shared with me. Pero mga kapatid, for our hallelujah subject today, it is very important, mga kapatid, na resisting the devil by the what? Sword of the Spirit. So, sa sword, ano naman? Belt of? True! Oh, wow. Very important. Proud ba kayo sa pangalan natin, Spirit and Lord Ministries? Yes. Hallelujah, praise God. Truth! Praise God. Tumigil na lang tayo sa ating ginagawa kung wala po tayo sa katotohanan. Amen. Amen? Tama po. And if there is anything, hallelujah, na tayo po ay sigurado sa ating ginagawa, sa ating mga hopes, sa pag-asa natin, mga kapatid, sa ating future, it is because of the truth. Amen. Na tinanggap natin. You shall know the truth. And the truth shall set you free. Set you. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Doesn't matter kung 2 months ka lang natin ito, o 2 years, o 10 years. Kung nagkaroon ka ng doubt sa mga aral natin, please come to me. Tama po. Kung ipapakita ng Lord sa atin, mga kapatid, na mali yung ating ginagawa, walang problema na palitan po natin yung ating pinapangaral. Because we are for the truth. Amen. Please, amen.
As the Bible says, we cannot do anything against the truth, but for the truth. Hindi pwedeng palitan ang katotohanan because of the majority. Truth is truth. Hallelujah. Ano susunod ng kapatid sa belt? Prepares the gospel of peace. And that's what we're doing right now. Hallelujah. Ikinakalat po natin yung mabuting balita sa lahat ng mga tao. Palakpakan natin ang Panginoon. Oh, glory to God. Hallelujah. Praise be the name of Jesus. So, let us fight back. Hallelujah, using the word of God. Number three, in verse 8, the first part of it, can you please turn to that? James 4:8. Draw nigh to God and He will draw nigh to you. There should not be a time in your lives na alis ka sa presensya ng Diyos. Amen. Yes, amen? Amen. Sometimes, wala na ito nakakumpit attendance sa STEM. Meron ba? Kung meron dito na nakakumpit attendance, mga kapatid, bibigyan mo talaga ng premyo. Anybody? Pastor, wala ka akong absent kung meron na bautis mo na ako. Ha? Pero kahit na pamisan-misan, hindi ka nakakagalo. Huwag kang lalayo sa Panginoon. Amen. You say amen? Amen. Hallelujah. 30 years in the ministry, I've seen it. I heard a lot of that. Oh, ang tagal mo nawala. Eh, pastor, nagka-problema po. Yan. Diba? May problema ko pala kung nawala ka. Tama po. Hello? Amen. Oh. Ang dami ko po kasing ano eh. Pinaglalabanan. Yan. You cannot handle it alone. Tama po. But with Him in you. The Bible says, greater is He that is in us than He that is in the world. Draw nigh to Him, and He will draw nigh to you. Well, mga kapatid, ito po yung mga promises, pero may kasamang prinsipyo. Hindi lalapit ang Diyos sa'yo kung hindi ka muna lalapit sa Kanya. Masin niyo ba yun? Katulad din ang namatay sa lahat ng mga tao, wala siyang pinili. Pero mga kapatid, ang maliligtas lang yung tatanggap ng kanyang binawa. Praise God! There are some principles na totoo bago tayo naligtas at totoo samantalang tayo po ay ligtas. Praise God! Number 4, sa second part of verse 8, the Bible says, hallelujah, do not just draw near to Him. Look at the second part of it. The Bible says, cleanse your hands. You, yes, sinners. Mercy. And purify your hearts. Oh, you know my mind. You, you cannot just come to Him. You cannot just draw nigh to Him. Ang kapatid, you can come to me one time. Gagayan mo sa kapatid natin na sometime ako nag-request, Pastor, pwede po ba muna akong tumira sa church ng 3 days? Si Brother Cello yun. Sabi ko, bakit? Magpapasting po ako. O sabi ko, by all means, doon pa tayo sa Mandaluyong ko. I was so blessed with what he did. Pinagpala ako sa kanyang ginawa. Not Brother Cello, but I'm talking about anybody. Pwede kang humingi ng permission na mag-stay dito sa church for a week or a month to be in the presence of the Lord. Oh, Lord. Ba't ko nabuksan yung ganitong balaki? But my point is this. If you are still doing the thing, the sins that is against your God, you're drawing near to God, availeth nothing. Can you say amen? Hallelujah! Sabi ng
Sabi ni Moses sa Israelites, linisin niyo ang inyong mga sarili. Kayo na mga may asawa, muna kayo makipagsiping sa inyong asawa. Merong certain washing rules na ipinuro sa kanila. Pagkat sa ganitong oras, sa ganitong panahon, kayong lahat ay haharap sa Diyos. Bago natapos yung meeting, lumapit yung ilang mga tao kay Moses. At sabi niya, Moses, kung pwede po ba na ikaw na lang humarap sa Diyos para sa amin? Alam niyo sa malagay niyang dahilan ba tayo bilang humarap sa Diyos? Kasi during the time, sa panahon ng batas, pag humarap ka na makasalanan ka, papatayin ka ng Diyos. Can you say that? Hallelujah! Sa panahon ngayon, under grace, pag humarap ka sa Diyos na makasalanan ka, kung anak ka na ng Diyos, hindi ka mo napapatayin. Can you say that? Kaya nga, misa na pupulaan ng church eh. Hindi natin alam. May mga nagsisimba rito, ganun pala ginagawa. Can you say that? Subalit, hindi kailanman matatalo maapektuhan ang gawain ng Panginoon sapagkat mayroong Diyos na nangangita, mayroong Diyos na nangangita. Why, mga kapatid, you can pretend that you are near to God and at the same time, you are living a double life. But you can mock people, but you cannot mock God. Amen? Nobody can. Hallelujah. So, number four, clean up. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, ye double-minded. You cannot serve God and the devil at the same time. You cannot serve God and live your sinful life still. Hallelujah. Pastor, ang gagawin namin in the book of Hosea, chapter 10, verse 12. Blow out the hard ground of your hearts. For now is the time to seek the Lord, that He may come and shower righteousness upon you. Atakihin mo, kapatid, yung kasalanan sa buhay mo na sumisira sa paglilingkod mo sa Diyos. Amen. Huwag mo yan talikuran, huwag mo yan akbayan. Hallelujah. Praise the Lord. Pagsisihan yung mga kasalanan na alam mong napagtagumpayan mo na. Para masabing na-achieve mo yung pagsisisi mo. Ha? May mga tao na pagka Santa Cena, hindi talaga sumasali si Santa Cena. Alam niyo na kung ba? Pastor naman, hina-highlight. O diba? Eh kasi mabigat yung ano eh. Babala dito. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 1, chapter 11, ano? Ha? Dalawa lang ang requirement para tayo makasami sa Santa Cena. Number one, from the heart, naniniwala tayo na ang nag-iisang Diyos na gatawang tao na bayubay sa krus, na matay at nilibing at nabuhay na maguli para patawarin yung ating mga kasalanan. Number two, sabi ni Paul, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Dahilan dito, may kasunod na ako. Ang iba sa inyo nagkakasakit at nagkakamamatay. You know? Pastor, may ibig sabihin mo, sa Moridian Church, marami sumasali sa Santa Cena na hindi nagsisisi. Ano nangyayari? Nagkakasakit at namamatay. Kaya yung isang kapatiran, alam yung salita ng Diyos, hindi na lang masali sa Santa Cena. Well, that is not the right way. That is not to say, oh, eh, kasi malakas sila. No, no, listen to me. We are all in the same way. Lahat tayo mahina. Can you say amen? Pero mga kapatid, ihulog mo ang iyong sarili sa kahabagan ng Diyos. Walang mabigat na kasalanan, kahinaan, na hindi kaya niyang palakasin ang pagkakaroon niyo. Greater is He that is in you. Magsisi ka sa Panginoon. The problem really there is not, hindi ko po kaya, Pastor. That's not true. You are not willing to give up. That's the problem. You say, amen? You want to serve God and at the same time,
live your old life. That will not prosper. And number five, ito yung kahinaan sa karamihan ng mga baguhan ngayon ng palataya, hindi naman lahat. Let us be serious with our faith. Amen? The church is not a play, it's not a game. Hindi ito samahan lang na masaya. Amen? If you belong to the church, it means to say, mga kapatid, na kasama ka sa mga tinawag ng Diyos from the world, pinatawad na yung kasalanan, anak ka ng Diyos, meron kang pangako ng buhay na walang hanggang. And that is very serious. Can you say amen? And then live seriously. Sabi nga ni sa mga aral, if you are a child of God, live life a child of God. You cannot be a child of God and live a life of the devil. You cannot do that. In the book, in verse 9 of the verse that we're talking about, the Bible says, be wretched and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. What does it mean? Ibig sabihin, mga kapatid, bawal sa atin ang magsaya. No. Ang ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah, kung alam mo na mayroong problema sa iyong pananampalataya. Amen? Huwag kang magpawarte-warte. Don't take it easy. Be serious about it. Ayusin mo yung paglakad sa Diyos. Hallelujah, sinasabi ko ito sa iyo, sinasabi ko ito sa aking sarili, sapagkat iisa lang naman tayo lahat. Meron akong kahinaan, meron kayong kahinaan. Can you say amen? Hallelujah, but the most important thing is, hindi natin pwedeng takpan yung mga bagay na ayaw ng Panginoon. Now in verse 10, inulit na naman, nang sabi ng mga kapatid, humble yourselves before the Lord, and He will exalt you. This is two ways. Number one, the emphasis on humbleness. Praise God. Yung first five na pinag-usapan natin, you cannot do them kung hindi bababa yung loob mo. I talk to a lot of Christians. They ignore itong paalala na ito. No? Yung mga tao, mga kapatid, na kahit alam nila na mali yung kanilang ginagawa, patas pa rin yung kanilang pag-iisip. No? And there are two reasons why. Number one, it's because of the wrong teachings that he received. Kasi ang gospel nyo, walang visa. Yun ang katwiran kasi ng mga one side, always side. The blood of Jesus is so powerful that no matter what happens, you will remain to be saved. That's a lie. Kung pagdiskitahan yung blood ni Jesus, makapayalihan talaga yun. Can you say amen? Pero ang sabi niya mga kapatid kay Mary Magdalene, go and sin no more! Do not ignore, hallelujah, the verse that says, hallelujah, pagka na nasa mo na ang kagandahang loob ng Diyos. No, especially pagka dinagaw mo na ang Holy Spirit at pagkatapos bumalik ka sa dati ng buhay. Ano sabi doon? Inilalagay mo sa kahihiyan, sa hayag na kahihiyan ng anak ng tao, at wala nang hain pang natitira sa mga kasalanan. Hindi ko alam kung paano i-detwist yung talata na yun. Can you say amen? If you sin willfully, after that, you have known the knowledge of the truth, there remain no more what? Sacrifice for sin. Hallelujah! Tulungan natin ang ating mga sarili. At yung number 6, actually, kaya iulit yun mga kapatid, merong kasamang pangako yun. No? Nalalaman ng Lord ang ating mga struggles, yung ating kahirapan. Hindi madali ang laban ng ating laman at ang ating kahinaan. Pero kung magagawa natin ito, sabi ng Bible, He will exalt us. Tayo po ay magtatagumpay sa ating paglilingkod sa Diyos. Hallelujah sa ating mga personal na buhay, sa ating mga struggles, sa ating pansariling mga problema. Hallelujah. Panghawakan po natin yung mga salita. Basta lahat ito tayo sa mga. So, magiging po.
Praise the name of Jesus. Glory to God. Hallelujah. Oh, yes. Bless the Lord tonight.